Good day everyone, ako po si Sky Ripa and you are watching Man Cannot Ride. Maraming salamat, nadagdagan na naman ng isa ang subscribers natin. Kanina nakita ko 983 subscribers na ang Man Cannot Ride. And napakalaking achievement na nun simula 2018 nung binuo ko tong channel na Man Cannot Ride. So thank you so much. At lalong-lalong talagang na-appreciate ko yung mga nakikipag-usap sa atin sa social media, sa comments, at lalong-lalo na sa mga nagpapadala ng mensahe ng mga katanungan sa Facebook page ng Man Cannot Ride. And ito nga, isa tong topic na to, nakikita nyo naman, diba, tungkol sa gulong. Ito, isa to sa mga naitanong sa akin na ngayon ko lang masasagot. The question is, what is the best tire for my big bike? Ano daw ang pinaka maayos o pinaka magandang gulong na ilalagay niya sa kanyang big bike? Ang sagot ko dyan unang-una is, of course, alamin ko muna kung ano yung motor niya. And then, ang sunod kong tanong is, depende sa kung ano yung gusto mong gawin sa motor mo. Aalamin ko din kung saan ka nakatira, saan ka madalas pupunta. So meron tayong tatlong uri ng gulong na nandito. Meron tayong touring tires, sport touring tires, at saka sport tires. So sabihin na lang natin na itong tatlong ito, ito yung tatlong general categories ng mga gulong. Ito yung mga mahahalagang components na sa tingin ko makakatulong sa atin para makapag-decide kung alin nga ba yung kailangan natin na gulong sa mga motor natin. Okay. Unahin natin ang touring tires. Ang touring tires meron yung hard compound. Kaya siya may hard compound dahil ang touring tires, ang iniisip ng manufacturer ay ito yung tipong kakain ng maraming distansya, kilometers. Sobrang, kumbaga sa English is mileage. Ito yung tipong talagang ibabiyahe ng ibabiyahe. Kaya siya hard compound para tumagal ang kanyang buhay. Ang kanyang profile, ang ito yung profile ng mga gulong. Okay, kapag tinitingnan mo yung front view, meron siyang flatter profile. Mamaya ako nipapaliwanag kung ano yung dotted lines. So meron siyang flat profile, mas flat kumpara dun sa iba. And then yung heat cycles niya mas marami. Now, ano ang heat cycle? Ang heat cycle ay yung malamig yung gulong na sa garahe, inilabas, uminit, nagparking kung saan lumamig, yun ay isang heat cycle na. So, kada heat cycle is, alam mo yun, parang nababawasan yung buhay ng gulong. Doon yung, kumbaga yun yung indication na nag-age yung gulong. So, yung heat cycle na yun is, of course, nagagawa mo yun kapag ibinabiyahe mo yung gulong. So, hard compound, mas marami siyang heat cycles. At ganun talaga ginawa ang touring tires. Mas iniisip na it's for longer rides. It's for a lot of distances covered. Ayan. Kaya iniisip nila it's more of the cruising tire. Ito yung tipong nakatira ka sa Fairview, pero nagtatrabaho ka sa Nuvali at araw-araw nagbumotor ka sa expressway. So ito yon, cruising, talagang daily ride na talagang pang highway cruising yan. Now, grip, of course lahat naman to may grip, pero kung ikukumpara mo doon sa dalawa, syempre ito yung pinaka ito yung mababa, ito yung may grip pero hindi kasing dami ng grip ng iba. Alright? I'm not saying na walang grip ang touring tires. Napakalakas ng grip ng touring tires. I kid you not. More than enough ang grip ng touring tires. Compared to naman sa sport touring tires, ito yung may medium compound. Madalas, okay, hindi ko sinasabing lahat ng touring tires ay hard, lahat ng sport touring ay medium, hindi. Madalas. Kasi ang sport touring, ito yung combination ng longevity, yung haba ng buhay ng gulong, and performance. Itong mga sport touring, ito yung mga tipong yan, nakatira ka sa Fairview, naisipan mo na lumipat na ng trabaho na lang sa Quezon City kasi mahirap ang buhay, mahirap ang biyahe. Pero yung tipong dumadaan ka naman sa mga twisties ng kaunti,
or namamasyal ka every Saturday, Sunday sa Marilaki, ganyan, pero daily driven yung bike na pampasok, pang school, pang trabaho. So sport touring tires, medium compound, mahaba buhay niya, hindi kasing haba ng touring, pero mas mataas naman ang kanyang grip. Ngayon, ito, yung heat cycle nito, hindi kasing dami ng heat cycle ng touring tires. Pero yung kanyang usage is more of the mix. Itong kumbaga parang all-around tires. Ngayon, ito, yung profile niya, pinanghuli ko para mayroon tayong comparison. Mas rounded yung profile niya. Mas pabilog kesa dito sa touring tires na medyo flat ng konti. Mamaya, magpo-focus tayo mamaya sa profile. Alright? Now, ikumpara natin sa sport tires, meron tayong soft compound, kadalasang softer compound ang gamit nila. Ngayon, ang softer compound, napakataas ng grip niyan. Napakataas ng grip, pero maikli lang ang kanyang buhay. Kasi mas maliit, mas kokonti yung kanyang heat cycles, mas madali siyang maubos. Pero yung grip naman niya talagang sobrang ganda. Ang sport tires, talagang yan ipang cornering dahil yung kanyang profile is very sharp. Yan, mataas yung profile niya, parang letter V. Yan, parang letter V. Ngayon, mag-concentrate tayo sa profile. Itong profile na to, kaya siya sharp ng ganyan, kasi iniisip nga ng mga manufacturer na iko-corner yung gulong na yan eh. So, pag kumorner na yung gulong, nandyan na yan, ano, parang dyan nakalapat, mas maganda yung contact patch niya while cornering. Ito namang rounded profile, it's more of a mix. Kung gusto mo mag-cornering, may maganda kang grip sa corner. Kung gusto mo ng cruising, may maganda kang contact patch for cruising. Pero mas maganda ang contact patch for cruising ng touring tires. Kasi talagang buong-buo yung kanyang contact patch for straight line. Cruising, acceleration, and speed. Yun nga lang, pag ito, ihihiga mo na ng konti, eh medyo nakakakaba. Kasi iba yung profile niya, iba yung contact patch niya sa gilid. Yan, pag imagine mo ito ang daan. At hindi siya ganun ka-agile tulad ng sports tires. Ayan. Now, itong dotted lines na to, mahalaga to. Dahil ito natutunan ko to kay Dave Moss. Now, let's just say na bumili ka ng sport tire kasi yung idol mong moto vlogger ay yun ang ginagamit sa motor niya. Yun nga lang, yung bike mo, ginagamit mo for cruising. Pangmalayuan na talagang biyahe ng biyahe na puro straight line lang, halos highway lang. Yung dotted line na yun, yun yung mauubos. Magi-square off, yun ang tinatawag na parang mapupudpod yung center line ng gulong. Na kung sport tire yan, tapos sharp yung kanyang profile, tall profile, tapos mauubos yung gitna, mako-compromise ang handling niyan. Yung agility niyan medyo may pag nagtitip in ka na sa corner, mararamdaman mo na parang may jerk, parang may transition, parang una muna, pag ititip in mo na, parang may palag, tas biglang tutumba, biglang hihiga ng bigla. So nakakawala siya ng confidence. Okay, now let's say naman na ikaw yung may touring tires, tapos ginamit mo ng ginamit sa cornering, hindi mo rin ma-achieve yan kasi yung touring tires sa cornering, masyado siyang mabigat. I-turn in. Yung tip-in niya, yung tip-in transition niya, masyadong mabigat. Pero pag naihiga mo na, nakakakaba na kasi para ka nagtitip-toe. Para nagtitip-toe yung motor on the sides. So ngayon, although yung kanyang dotted line is mas malaki, yun yung wear and tear nung gulong na to, kahit ma-flat yan, okay pa rin for cruising. Yun nga lang, yung contact patch niya sa gilid, kapag ihiga mo na, mako-compromise na. So, sa rounded profile naman, halos average lang. Now, meron akong technique para may iwasan tong pag-square off nung profile ng gulong. But sa isang video na lang yun. Ngayon, tapusin natin tong video na to by saying na balik tayo dun sa sagot sa tanong. Ano nga ba ang pinaka-effective na gulong, pinaka-maayos na gulong na pwedeng ilagay sa big bike ko? Ang tanong is, again, saan mo ba gagamitin ang big bike mo? Kung ito na lang siguro tanungin nyo sa sarili nyo. 100 kilometers, okay? Let's just say per 100 kilometers, kada 100 kilometro. Dun sa 100 kilometro na yon,
ilang kilometro doon ang ginagamit nyo for cruising, for mix, for cornering. Kung kada 100 kilometrong pagra-ride ninyo, regardless kung isang araw yan o isang linggo, basta kada 100 kilometrong pagra-ride ninyo, kung more than 60%, more than 60% noon ay cornering, then I suggest that you think about sport or sport touring. Kung ang pagra-ride nyo kada 100 kilometro is 60% nasa cruising kayo, then mag-isip kayo between touring and sport touring. Ngayon, kung sakasahaling ang ginagawa nyo kada 100 kilometro ay 75% cornering, well, definitely you will benefit from a sport tire. If it's 75% highway runs, definitely you will benefit from a touring tire. Mas mahaba ang buhay ng gulong na to, mas stable siya sa highway, mas stable siya sa cruising, mas stable siya sa high speed runs. Ngayon, ito naman, kung talagang cornering ng cornering ang ginagawa mo, 'di ba? Kung nandun ka sa area ng Sierra Madre, nandun ang trabaho mo, nandun ang bahay mo, nandun ang school mo, nandun ang mga syota mo, yung mga asawa mo nandun, yung mga panganay mo nandun doon, di ito, mag-sport tire ka. Kasi mas mapapakinabangan mo to dun sa area kung saan mo niraride yung motor mo. Nga lang, tandaan natin yung mga compromises. Kaya kung talagang mahirap intindihin to para sa inyo, and sa tingin mo hindi mo alam kung ano nga ba talaga ang ride ko, minsan kasi nasa bundok ako, minsan nasa SLEX ako . Hindi ko talaga alam . Kung hindi nyo talaga ma-figure out kung para saan ang motor nyo, kung sa tingin nyo ang motor nyo yung kalad ka rin, kung saan na lang kung saan ang hilahin pwedeng pumunta, then I suggest stick with this. Sport touring tires. It will give you enough grip for cornering. It will give you enough life or longevity for cruising. It will give you performance na pwede nyong dalhin sa bundok, pwede nyong dalhin sa highway. It will give you longevity na hindi kasing haba ng touring, pero hindi rin naman kasing ikli ng buhay ng sport tires. Yung grip niya is nasa pagitan ng dalawa. So, yun na lang siguro yung sagot ko sa tanong na yan. Sana nakatulong to. Again, seryoso to, dito nakadepende buhay natin. And if you want to make the most out of your tires, if you want to make the most out of your money, yung value for your money, if you want to make the most out of the performance of your tires and your bike, kung kilala mo ang motor mo, kung kilala mo ang sarili mo as a rider, kung alam mo ang ginagawa mo as a rider, then this is an easy topic for you. Alam mo na kung anong gagawin mo. So I hope nakatulong to kahit pa paano para medyo maibalik tayo sa basics. Ano yung basics? Ano yung dapat nating i-consider sa pagpili ng mga gulong para sa mga big bikes natin? Alright, thank you so much for watching. Again, maraming salamat dun sa 983 subscribers in a matter of 4 years. Wow, sasarap. Ayos yun. Okay, have a good day everyone. Stay safe, ride safely. I'll see you on another video.